Hi guys, so ngayon is introduce namin yung bago naming model, which is the Milesto Aurora X20. So ito yung bago namin na espresso machine. So galing sa Milesto. So meron tayong dalawang boiler para dun sa mismong machine natin. So pagdating dun sa pinaka boiler natin, naka-copper na tayo. So meron tayong 540 ml na boiler capacity para dun sa pinaka brewing head natin. Then pagdating dun sa pinaka housing natin, naka stainless steel na tayo. So yung pinaka side niya, gumagamit tayo ng wood. Then meron na rin siyang LCD screen display na makikita mo yung pinaka temperature, then yung timer ng mismong espresso machine mo. So, pagdating dun sa pinaka pre-infusion niya, adjustable tayo. Then, adjustable din yung brewing temperature natin. So, ayan siya. So, pagdating sa pinaka steam wand natin, ito yung pinaka lever natin. Then, yung sa steam wand natin, meron tayong 3 holes. So, sa steam tip natin, ayan, naka 3 holes yan. Then, ito yung pressure gauge mo. Then, ito yung lever mo for the steam. So, pagdating naman dun sa brewing head, so every time na magpupull ka ng shot, ito yung pinaka-lever natin. So, up and down lang yan. So, pag i-turn on mo, lalagay mo lang sa upper side yung lever mo. Then, meron na rin siyang 4 hot water. So, yung sa hot water, ito yung nasa left side na lever. So, ayan siya. Gamit pa rin siya ng vibratory pump. Then, ito yung pinaka-water tank natin. So, meron tayong 3 liters na capacity for the water tank. So, ayan siya. Ayan. So, ito yung sa steam power natin. So, ito yung lever niya. So, ibababa ko lang siya. Then, ito yung pinaka-steam pressure natin. So, 3 holes po yung sa steam nozzles natin. So, dual boiler siya. So, pwede kang mag-steam habang nagpo-cool ng shot. So, ayan siya. So, pwede mo silang pagsabayin. So, pagdating naman dun sa wattage natin, so, si machine is nagko-consume ng 2,550 watts. So, naka 220 volt na rin tayo sa kanya. So, try lang natin siya. So, ang i-partner ko sa kanya is yung DF64V na grinder natin. So, try natin, mag-extract, then check natin yung quality or yung pinaka-performance ng machine pagdating dun sa extraction niya. So, ito yung grinder na gagamitin natin. So, ito yung bago naming model. So, DF64V. So, ito, mas mababa yung retention niya. Then, naka-single dose lang tayo sa kanya. So, design yung grinder natin sa multi-purpose grinder. So, mas mababa yung retention niya, then mas malakas yung speed ng motor niya. So, pagdating naman sa pinaka-grinder natin, meron tayong 300 wattage. Then, naka-64mm. Flat burn na tayo. So, try natin siya para makita natin yung quality ng both grinder and espresso machine. There. Turn yan. Lagay ko sa pinaka-grinder. Ito yung nag-grind na. So, ang temperature ko ngayon is 90
3 degrees Celsius. So, try ako mag-pull. So ngayon, is maglalagay lang ako ng 200 ml na milk dun sa pitchers, then dodoblehin lang natin. Gagawa lang ako ng matcha latte. So, magpo-pour lang ako ng espresso. So, sunod ko yung milk. Then, ang sunod ko is yung matcha flavor natin.